Hello guys, welcome back to our YouTube channel at magandang araw sa inyo lahat. So it's another tutorial tayo ngayon guys. Pero itong tutorial na ito, wala tong kinalaman ngayon sa computer. Wala siyang kinalaman as in. Pero dito guys, tuturuan ko kayo paano ba kumita ng pera sa simpleng pamamaraan ngayong lockdown. So alam naman natin guys, ano bang sanhi, bakit tayo lockdown ngayon? Karamihan sa Luzon o buong Pilipinas is lockdown. Meaning to say, walang income na pumapasok sa atin kasi bawal tayo pumasok sa ating mga trabaho. O ngayon, ito simple tips lang. Ito guys, at maikli lang naman yung video ng ito, kaya panoorin nyo lang, intindihin nyo ito. Salamat sa oras ng panonood nyo. Ito rin kasi guys yung ginagawa ko ngayon. Kaya pero itong ituturo ko guys, ito yung ginagawa ko ngayon as in. Dahil na lockdown ngayon, ito yung way ko para kahit sa paano ay kumita naman tayo ng pera kahit lockdown. So simple lang naman to guys, kukunin ko lang ha. Kukunin ko lang, wait lang. So ito guys. So ito yung ano, so quarantine pass ito. Diba? Sorry no, may duman. Sorry, medyo maingay no. Nandito kasi tayo sa labas nagre-record. Anyway, so may quarantine pass dito. Ngayon ano kinalaman ng quarantine pass ko sa pagkikita natin. Nakikita niyo yung motor nato sa likod. So ngayon ito yung ginagamit ko ngayon. Ingay. Okay, balik tayo. So, ito, nakita niyo yung motor ko sa likod. Ngayon, itong quarantine pass na to, tsaka yung motor na yun, ayun ang ginagamit ko ngayon. Ayun ang ginagamit ko ngayon para kumita tayo ng pera. So, saan ang pamamaraan? So, ito guys, mag-o-offer kayo ng services nyo sa mga kakilala nyo, sa mga party ng pamilya nyo, sa mga tropa nyo. Anong services yung offer nyo? Yung ano, kayo yung bibili ng pangangailangan nila sa bahay. Kasi alam naman natin, hindi lahat pwede lumabas ng bahay. Hindi lahat may sasakyan, hindi lahat may motor, hindi lahat. So ngayon, mag-o-offer kayo guys ng services nyo na kayo na ang bibili ng mga gusto na lang ipabili sa palengke, ulam, o sa department store. At so, paano ikikita doon pag kayong bumili? So, kayo lang guys magsisingil ng shipping fee nyo kung magkano. Nasa inyo yun guys kung magkano. Kung sisingil kayo ng 50 pesos, depende sa dami, depende sa gano'ng kalaki yung item. Kung gusto nyo sumingil ng 100 pesos, nasa sa inyo yan. Kung gano'ng kalayo, kayo na lang guys mag-isip kung magkano sisingil nyo. So, per tao to. For example guys, no, sa isang tao, sisingil ka ng minimum natin guys, example lang ha. Sa humbaw medyo malayo, kato dito sa lugar namin, ba, sisingil ka ng 100 pesos. Ay sa loob ng isang isang araw ay kung may limang tao ka naman ma-services mo nang ganun, say say times 5 may 100, so may 500 ka. So kasi sa mga checkpoint guys, ito naman kadalasan hinihingi quarantine pass. So ang gagawin niyo lang, kapag nabili niyo na, ilagay niyo lang sa motor niyo. So kayo na mag-deliver. So paano naman yung guys sa mga ano, sa resibo? So pagdating naman sa resibo, no, ipapakita nyo lang doon magkano yung worth na pinagbilhan nyo, mag-compute lang kayo. Tapos yung shipping fee nyo magkano ang sisingilin nyo sa kanila. So ganun lang guys. So para-paraan lang muna ngayong lockdown na kumita tayo ng pera. Sana itong simple way ko na ituro sa inyo, sana ay naintindihan nyo ito at gawin nyo rin. Simple lang naman, ito lang naman, quarantine pass, motorsiklo. So, kayo na bahala, guys, gumawa ng diskarte. Kung anong bibili nyo, anong product, nasa inyo yan, kung magkano sisinglin nyo. So, ayun lang guys, no? Stay safe tayong lahat, mag-ingat kayo. At matatapos din yung lockdown na to. Ayun lang naman, maraming salamat sa inyo.